Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Kumusta na po kayo? Noong isang buwan ay kapag ako po'y nagmumumog ng tubig, ay nakakaramdam ako ng pangingilo sa aking ngipin dito po sa may bandang kanan. Nagpunta po ako sa dentista at akin pong ipinacheck. At sabi niya, Father, mayroon pong natanggal na pasta ang inyong ngipin. Ibabalik ko lang po. Pero nung maibalik na yung pasta, ay parang nararamdaman ko pa rin yung pagkangilo. At paminsan-minsan, pag ikinakagat ko, ay para siyang may kaunting sakit. Hindi ko masyadong pinansin at dito po ako sa kaliwa gumagamit. Pag ako po'y kumakain, itong kaliwa ang ginagamit ko sapagkat natatakot ako na baka may sira yung isa kong ngipin at tuluyang maputol na hindi lang nakita nung dentista. Hindi na po siya nagpapapansin yung ngipin na yon. Kaninang umaga habang ako'y kumakain, nalimutan ko na hindi ko nga pala ginagamit masyado itong aking kanan. At naikagat ko dun sa isda na medyo tuyo. Nako, ay sumakit. Ano ho? At hinintay ko muna na humupa bago ako nagpatuloy ng pagkain. Sabi ko sa sarili ko ay, bakit ko ba nalimutan na hindi ko nga pala masyadong ginagamit itong aking kanang ngipin? Minsan po ay may nagkumpisal sa akin. Alam ko ang kanyang edad sapagkat tinanong ko. Sabi ko ay, tatay, ilang taon na po kayo? Ay, 72 po ako, Father. Ay, kailan ka po huling nangumpisal? Naku, ako po yata ay grade 5. Ay di, mga 10 years old ka po noon. Sabi, opo, Father, yun po yung aking unang komunyon. Ay di, ngayon ka lang po uli nakapagkumpisal. Ay, opo, Father, matagal na panahon. Ay, ano po ang iyong nagawang kasalanan na nais mong patawarin ng Diyos? Sabi sa akin ay, ako po, Father, ay nagsinungaling. Meron pa po ba, tatay? Ah, wala na po, Father. Sabi ko'y parang kasinungalingan nga yan. Sapagkat 10 years old, nung huling mangumpisal, inulit ay 72, ang kasalanan lamang ay pagsisinungaling, ay totoong kasinungalingan. Bakit nga ba minsan hindi natin napapansin yung mga kasalanan na gagawa natin? Meron pong dalawang dahilan. Una, baka hindi natin alam kung ano ang kasalanan o hindi. Yung kakulangan natin sa kaalaman tungkol sa kung ano yung mali at tama sa pamantayan ng Diyos ang siyang nagdadala upang yung mga mali na nagagawa natin ay hindi na natin itinuturing na pagkakamali. Yung po ang una, kawalan ng kaalaman. Pwedeng kakaunti ang alam o wala talaga. Ikalawa, hindi na lang pinapansin. Kung magkasala, kung magkamali, okay na lang. Eh tuloy-tuloy naman ang buhay. Tuloy-tuloy namang tumatanggap ng parang biyaya ng Diyos. Pagkat hindi naman naghihirap ang buhay. Kaya naman, parang binabaliwala ang kasalanan. Sabi po ni San Agustin, think of your end and you will not sin. Isipin daw natin ang ating katapusan upang tayo'y huwag magkasala. Ano po ba ang epekto ng kasalanan sa atin? Whether we like it or not, kung hindi man natin ito pinapansin o pinapansin natin, ito po ang mga epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Una, ang kasalanan ay sumisira sa mga relasyon. Sin
destroys relationships. At kapag wasak ang ating mga relasyon, hindi tayo masaya. Hindi tayo mabubuhay ng maayos at mapayapa. Imagine niya lamang natin, kapag ang mag-asawa ay malayo na sa isa't isa, bagamat nagsasama pa, napakahirap mabuhay sa isang tahanan o sa isang bubong kapag ang iyong kabiyak ay hindi mo kinakausap. O kapag nakikita mo siya, umiinit ang ulo mo. Ano ang dahilan noon? Kasalanan. Maaaring pagmamataas, maaaring kawalan ng katapatan, o maaaring pananakit ng kalooban. Sin always destroys relationships. Ikalawa, na epekto ng kasalanan sa buhay natin. Unti-unting sinisira nito ang magandang pagtingin natin sa buhay. Lack or even loss of life's appreciation. Kapag sinasaktan natin ang ating kapwa-tao, hindi natin na-appreciate ang kanilang buhay. O kaya naman, kapag sinasaktan natin ang sarili natin, hindi natin minamahal ang ating buhay. At yan ang epekto ng kasalanan. Ibinabagsak niyan at tinatanggal niyan ang magandang pagtingin natin sa ating buhay. Ikatlo, we lose our direction. Or shall I say, sabihin na natin, tamang direksyon sa buhay. Ang sabi po ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito, darkness. Tayo'y nabubuhay sa dilim. Siyempre po, kung nabubuhay tayo sa kadiliman, di natin alam ang ating nilalakaran at hindi natin nakikita ang ating pupuntahan. Ano po ang ginagawa ni Jesus sa buhay natin? Ano pong magagawa ni Jesus sa ating buhay? Kapag nasa atin ang Panginoong Jesus, nasa ating buhay siya, kasakasama natin siya, lagi natin siyang tinatanggap, hindi tayo kayang alipinin ang kasalanan. Hindi po. Bakit hindi tayo kayang alipinin ang kasalanan? Because Satan cannot stay side by side with Jesus. Hindi kaya ni Satanas tumigil ng matagal kasama ang Panginoon. So kung si Jesus ay nasa sa atin, madaling aalis si Satanas para tayo tuksuhing magkasala. Yes, may mga pagkakataong tayo'y babagsak, magkakasala. Pero madali din tayo makakabangon sapagkat ibabangon tayo ng ating tiwala, lakas at pananampalataya kay Jesus. Kaya kahit tayo, isipin natin, kahit mga taong malapit sa Diyos, kahit mga pari, kahit mga palasimba, talagang nagkakasala pa din, nagkakamali, pero madaling nakakabangon. Pero alam nyo, kapag wala si Jesus sa buhay ng isang tao, Satan will stay there. Hindi siya aalis. Kaya maraming pagkakataon, ang isang tao nagiging alipin ng kasalanan. Kaya pag may nagsabi sa atin, bakit kaya hindi ko mapigilang magmura? Bakit kaya hindi ko mapigilang magsalita ng masama? Pag sinabi mo sa sarili mo yon na hindi mo mapigilan, anong ibig sabihin? You are slave by it. Alipin ka na nung kasalanan na yun. Ano po ang pagkakaiba ni Jesus? O mga minamahal ko mga kapatid, ano pong pagkakaiba ni Jesus kay Satanas? Ito po ang pagkakaiba.
Satan will force himself to us. Kahit ayaw natin, papasok at papasok siya sa ating pagkatao. Ang tawag niya ng Panginoon, ang tawag niya kay Satanas, magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi nakatok sa pinto. Ang magnanakaw, pumapasok yan ng hindi mo alam. Pero si Jesus, hindi. Jesus will not force himself to us. Jesus will gently knock on the door of our hearts. Kakatok siya. At tayo ang magbubukas ng pinto para sa Kanya. At kapag pinapasok natin ang Panginoon, siya na ang bahala. Jesus will give us the grace to appreciate life even more. Bibigyan tayo ng biyaya ni Jesus na ma-appreciate natin ang buhay ng higit kahit sa gitna ng pagdurusa. Uulitin ko po. Kapag nasa atin si Jesus, He will give us the grace to appreciate life even in the midst of sufferings. Diba minsan parang nagagalit tayo sa buhay, naiinis tayo sa buhay kapag maraming pagdurusa. Ito po ang ibibigay sa atin ni Jesus. Secondly, Jesus will teach us and show us the way. Kapag nasa atin si Jesus, bibigyan niya tayo ng liwanag at ituturo niya sa atin ang tamang landas upang lumakad tayo ng maayos, may direksyon sa buhay.